all the time. Patuloy tayo ni nanay yung albularyo, manggagamot. Sabi niya sa akin, Father, alam mo ba, ang dami kong pinagaling. Mahihirap sila, Father. Yung mga doktor ay hindi nakapagaling sa kanila. Pero sa paglapit nila sa akin, gumagaling sila. At sabi ko ni nanay, Nay, huwag mong ipromote yung sarili mo. Ipromote mo ang sakramento ni Kristo. The sacrament of healing. Healing without sacrament is competing Jesus Christ Himself. Uy. Yung pre-over-over ninyo dyan, without promoting the priesthood of Jesus Christ and His sacrament, you are competing Jesus Christ Himself. Saan mababasa sa Biblia? Sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ang makapasok sa aking kaharian. Lord, pinagaling namin ang mga may sakit sa pangalan mo. Pinalayas namin ang demonyo sa pangalan mo. Gumagawa kami ng malaking mga milagro sa pangalan mo. Ang sagot ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Hey. Hindi ko kayo kilala. Delikado ito. Bakit sinabi ni Kristo yan? Dapat makinig tayo sa kanyang inang, sa kanyang simbahan. Unang Timoteo chapter 3 verse 15, ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Ano ang simbahan? The pillar and the foundation of truth. Saan tayo makikinig? Hindi sa panaginip mo. Uy, Father, sa vision ko, Father, no, vision. Ang Diyos ay nagtayo na noong unang mga araw, wala pang iglesia. Pero ngayon, saan tayo makikinig? Ang last say natin, hindi yung panaginip mo, hindi yung vision mo, kundi ang divine institution founded by Jesus Christ. Why? Because the church is the pillar and the foundation of truth. Amen? Nandito na tayo sa simbahan. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa simbahan? O ang pinakinggan natin, yung gusto lang natin.